Alam mo, hindi nga naitatanong, bata pa lang ako noong unang nakilala si Tom Agulto, hindi sa personal, hindi sa mga kapulan, kagaya ni Jose Arimon siya. So, walang isang pinakamagandang pakiramdam sa isang taga-tangkil, ano ba yung salitang pan sa tagahangan. Kundi yung makilala niya yung kanyang lodi, at the same time ay maging kaibigan at makainuman. So, grabe, no? Parang makakasay talaga. At ironiko na hindi mo na kumamang lahat, pero ba't ko sila naging kaibigan? Ito po si Ginoong Raymond Siak ay nakita ko personal sa kauna-una ng pagkakataon. Nung nagtungo po yung delegasyon ng PBC sa Baliwang Bulacan, akala namin, makikilala lang namin doon ay siya. Dinala niya yung Comite Central ng mga kasama niya, ang dami. So yung grupo niya at yung grupo namin ay nagtaroon ng pag-usap at nagkaroon nung kami ng sinatawag na literary group na Sabado May Pag-asa. At mula po noon, yung Sabado kami ay nagpikipot. At isa po sa naging membro na namin doon ay si Tato. So kung magkakaharap, hindi lang naman inuman o akulitan. Siyempre, pasik lang, marami kang matututunan, no? Parang mas maganda pang mag-enroll doon ng MA at PhD. So, yung mga harap ay mabatik ang man. Kesa sa UP. Hindi, nandun na rin yung UP. Di ba? Ang locality lang is Baliwang o Malolos. So, dahil po kami ay may kinusan, nagkakaroon po kami ng pagkakataong may kwento ang mga ginagawa ng bawat isa. Alam niyo, si Pato may agitated lagi yan. Mayo pa lang, ay alam na namin na sasabi siya sa pating pa lang ng ICC. Alam na namin, alam na namin. So, ganun nga eh. Galing ka agitated, ay doon mo makikita yung artistic. You know, insanity. Anyway. So, alam na namin. Pati mo sa akin, excited din kami, all that. Aba, edi ito na ngayon, 31, walang unyo, dumarating si Egay, saka kasunod yung isa pang mahalit na bakyo, magkasabay eh. Gabi silong pama, pati yung bayang sabi. Pati rin sabi ng 31, sinabi niya na ipasa naman daw niya ang notary takda. Okay na, edi ko, ang tapak na ito, hindi mo mala, ano. Wala, isang araw, sinabi sa akin, hindi lang na lakit yung city po. Hindi, sa loob-loob ko naman, bilang ako naman naman, nakapag-aral ng abogasya, ay wala sa mga. Baka isa substantial compliance na lang yan. Kasi diba, Supreme Court ruling, how to cure the defect. Diba, yung submit yung mga kahin ni Andre Quisitos. Pagkatapos ang isang araw talahati, dahil nilusong niya ang bahaw ng Bulacan, wala niya tago dahil, pinagasaan niya ang Bulacan, pumunta siya sa opisina mismo, ng sa Intramuros, tinanggap naman yung papel. No? Kung sino naman yung kahit stop doon. And then, ang sinabi ay, siyempre, mga utos.